paampon, paampon ako sa mga tao na kumikilala sa Diyos ng Biblia. I agree with that, yung spiritual and psychological preparedness. Alam mo, sa Biblia kasi, to have a sound mind and spirit, kailangan you are well indoctrinated with the doctrines of the Lord Jesus Christ, with the doctrines of God. Yung mga katuruan ng Diyos, pangunahin na ang pag-ibig, kaawaan. Basahin natin yung Mateo, Kapitulo 23, versikulo 23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng kumino at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dilibat ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Merong mga weightier matters of the law, yung katarungan, justice, yung equity, kasama na rin yung pagmamahal, at yung pagkahabag, yung compassion, at yung faith, which involved spiritual preparedness. Pagka meron kang faith sa Diyos, meron kang spiritual strength. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, meron kang sound mind and sound spiritual side of your life. Tama yun sa isang mag-aampon. Kasi kung ang mag-aampon, halimbawa ay isang vicious person na ang ituturo lang sa bata ay bisyo, palalakihin ng bata sa isang violent environment, eh that will be to the detriment of the child. So kailangan talaga yung spiritual and mental preparedness, yung psychological preparedness of a parent, of a would-be parent of an adopted child, very much needed. In that point, sang-ayon ako. Pero ang hindi lang binabanggit ng ating mga social workers at mga mambabatas ay yung dapat kasama sa spiritual preparedness and sound mind, yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kung ako ay wala nang pupuntahan at gusto kong ampunin ang mga hindi naniniwala sa Diyos, gusto ko na lumaki sakali kaysa sa isang palasyo ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kasi lahat ng possible na kasamaan magagawa ng mga hindi naniniwala sa Diyos o yung walang pananampalataya. Biblically speaking, ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos ay masasamang tao. Nasa ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 at versikulo 2, upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katwiran at masasama sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Siguro kung ako ang paaampon, magpapaampon ako sa magulang o sa isang pamilya na may pananampalataya sa Diyos. Faith is an extremely good factor of spiritual preparedness and psychological preparedness of an adoptive family or parent. Kaya unang-una siguro dapat tanungin natin kung naniniwala ba sa Diyos o kumikilala ba sa Diyos. Yun ang pananaw ng Biblia. Although sa pananaw siguro ng tao, yung kanilang psychological test na ginagawa, tinitingnan nila if these people are psychologically sound in mind and spirit on the standards of humans. Pero sa akin, ang pinaka-best test of a psychologically prepared mind and spirit ay yung pananampalataya sa Diyos. Kasi pag may pananampalataya sa Diyos ang isang tao, hindi mo aapihin yung aampunin mo eh. Kasi matatakot ka sa Diyos eh. Ang Diyos kasi ang may utos na dapat tayong maging maawain sa mga fatherless, dun sa mga walang magulang. Sinasabi sa aklat ng awit, 68:5, ganito, ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng bao, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Sa pananampalataya sa tahanan ng Diyos, ang Diyos ay tumatayong ama ng mga fatherless o ng mga ulila at hukom ng mga babaeng bao. Ang ibig ko lang ipakita, kaya ako binasa ang talatang ito, ang mga walang magulang, yung mga fatherless o mga ulila, ay pinoprotektahan ito ng Diyos.
Kaya ang kanyang mga batas sa Biblia, makikita natin kung babasahin natin lahat, may special protection ang mga ulila at mga babaeng bao, yung mga fatherless. Gaya nung nababasa sa 1:27 ng Santiago, at gaya rin nung nababasa sa Exodo at sa Deuteronomio, sa Levitico, na mga batas na nagbibilin sa mga tao ng Diyos sa Israel na maging mahabagin sila sa mga ulila, sa mga babaeng bao, sa mga naaapi, bibigyan nila ng share sa kanilang bukid, at yung 7 taong aanihin dun sa mga bukid, wag nilang kukunin, bibigay nila sa mga ulila at sa mga babaeng bao. At yung mga 10 na tinatanggap ng mga sacerdotes Levitas tuwing 3 taon, lahat ng 10 na yon ibibigay ang bahagi ng mga babaeng bao at saka mga ulila. Meaning, may mga batas ang Diyos para sa mga ulila. Kaya kung ang isang mag-aampon may takot sa Diyos, mapag-aaralan niyang may malaking proteksyon ng Diyos para sa mga ampon o sa mga ulila o sa mga babaeng bao. Ibig ko lang sabihin, ang preparedness spiritually nanggagaling sa takot sa Diyos at pananampalataya sa Diyos on the part ng mag-aampon. Kaya siguro ko ako paampon ako sa mga tao na kumikilala sa Diyos ng Biblia.